Sa araw ng total solar eclipse, nakikipagpulong ang isang abogado sa isang inaasahang nangungupahan na gustong umupa ng apartment ng kanyang pamilya. Gayunpaman, nang dumarami ang mga kakaibang pangyayari sa panahon ng eclipse, pinaghihinalaan niya na ang kanyang bagong kasama sa silid ay maaaring may masamang balak sa paupahan. Sa Buenos Aires, nakakakita si Aurelia ng listahan ng trabaho sa seksyon ng mga classified advertisement ng pahayagan at tinawagan niya ang lugar sa pamamagitan ng telepono. Hindi nagtagal, pumasok siya sa isang garahe at sinabi sa may-ari na nakita niya ang trabaho na kanilang naipost at tinawagan sila ng mas maaga sa araw na yon. Ang babae ay nagtatanong kung kumusta ang kanyang kalusugan sa pangkalahatan at kung siya ay may anumang mga sakit o gumagamit ng anumang mga gamot na ilegal. Tinitiyak ni Aurelia na siya ay malinis, malusog, at matalino dahil siya ay nagtapos sa pharmacology. Sabik na sinusundan ni Aurelia ang may-ari sa itaas, kung saan nakakita siya ng mga katakot-takot na manekin sa tabi ng hagdan. Pagdating niya sa itaas na palapag, biglang tinurok siya ng isang lalaki ng syringe mula sa likuran, dahilan para mawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang araw, nakatayo sa harap ng isang gusali ng apartment ang isang abogadong may magandang damit na si Margarita, Marga, Sanchez, at kausap ang kanyang kapatid na si Anita sa telepono. Nagrereklamo si Marga tungkol sa ahente ng real estate na na-late ng 40 minuto at sinayang ang kanyang oras. Sinubukan ni Anita na pakalmahin ang kanyang kapatid, ngunit iginiit ni Marga na wala siyang panahong maglaan tulad ni Anita dahil masyadong abala siya sa lahat ng kanyang obligasyon. Nagtatalo ang magkapatid habang kinukutya ni Anita si Marga sa patuloy na pagmamaliit sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, isang pulubi ang lumakad patungo sa abogado na humihingi ng barya. Patuloy niyang sinusundan si Marga na sumusubok na lumayo sa kanya. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang pitaka na parang may hinahanap sa loob ng bag. Patuloy na hindi pinapansin ni Marga ang pulubi hanggang sa tuluyan na itong sumuko. Nang makarating siya sa 4th na palapag, nakita ni Marga ang isang lalaki na sinusubukang buksan ang pinto ng kanyang apartment. Naisip niya kaagad na siya ang ahente ng real estate na dapat niyang makilala. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si George Kepler. Ipinakilala ni Marga ang sarili bilang may-ari ng ari-arian at binuksan niya ang apartment para siya sa atin ng lalaki. Ipinakita ni Marga ang kanyang galit sa paghihintay ng 40 minuto sa agresibong paraan, nakakahiya kay George. Ipinakita niya ito sa paligid ng apartment, nagtatanong ng may hinala at interes kung bakit gustong magrenta ng lumang espasyo ang isang mayamang tao. Para baguhin ang usapan, nag-aalok si George na paupahan ang lugar sa lalong madaling panahon dahil nagustuhan ng kliyenteng si Mr. Salva ang lugar. Pumayag si Marga nang marinig ang kanyang alok, kaya gusto niyang mapirmahan ang kontrata sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, tumanggi ang abogado dahil alam niya kung gaano kahalaga ang legal na papeles. Sinabi niya na hindi siya makapaglaan ng oras para kay Mr. Salva ngayon dahil mayroon siyang mahahalagang bagay na dapat gawin. Gayunpaman, iginiit ni George na dapat i-seal ni Marga ang deal ngayon at nangako siyang magbabayad siya ng 4 beses sa halaga ng market ng property kung mahihintay niya ang pagdating ni Mr. Salva. Matagumpay na tinutukso ng kanyang alok ang sakim na abogado na sumang-ayon. Kinamayan ni George si Marga at tinanong kung magagamit niya ang kanyang telepono sa loob ng isang oras para matawagan niya ang kanyang amo dahil wala na siyang credit sa telepono. Pumayag si Marga na gamitin ito ng isang oras. Ipinaubayan niya ito sa kanyang tawag at pumasok sa kusina para maghanda ng mga pampalamig. Pagbukas niya ng kabinet ay may nakita siyang ipis na ikinainis ng abogado. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Marga kay George na lalabas siya sandali para bumili ng mga supply sa tindahan sa kabilang kalye. Habang pababa, huminto ang elevator. Sa kasamaang palad, hindi siya maaaring makipag-ugnay sa sinuman dahil iniwan niya ang kanyang telepono kay George. Pagkalipas ng ilang minuto, gumana muli ang elevator at ang abogado ay nakahinga ng maluwag at inis. Sa labas ng gusali, nakita siya ng pulubi at muling sinundan siya. Ini-corner niya siya sa labas ng tindahan sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang mga pangalan at paalalahanan ang kanyang pamumuhay. Nang hinawakan siya nito sa balikat, naglabas ng taser ang babae at nakuryente siya. Sa kanyang galit, sinisigawan niya ng mga bastos na bagay ang kawawang lalaki at sinisipa ito habang nakadapa ito. Pinipigilan siya ng isang pulis habang tinutulungan at ipinagtatanggol ng mga tao sa kalye ang nakatatandang lalaki na sinasabi sa pulis na nag-overreact si Marga. Pinagsabihan siya ng pulis para sa kanyang mga aksyon na ikinagalit ng abogado na hindi makapaniwalang pinagdududahan siya ng mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya.
Dahil sa galit, pumasok si Marga sa tindahan at kumuha ng ilang bagay habang sinasabi ng pulis sa mga cashier kung gaano siya kasungit. Pagkatapos, pumila si Marga para magbayad nang kausapin siya ng isang matandang babae, si Encarnacion, tungkol sa paparating na eclipse mamaya sa araw na yon. Sa kanyang pagbabalik sa gusali, nalaman niyang naiwala niya ang mga susi ng kanyang apartment at pintuan ng gusali. Sa kanyang pagbabalik sa gusali, napagtanto niyang nawala niya ang kanyang mga susi sa pasukan ng gusali at apartment. Sa kabutihang palad, ang parehong matandang babae mula sa tindahan ang nagbukas ng entrance door at sinamahan siya sa elevator. Pinaalalahanan niya ang abogado na ang anumang kakaibang pangyayari ngayon ay dahil sa paparating na solar eclipse. Gayunpaman, hindi interesado si Marga sa kanilang pag-uusap dahil may mas magandang gagawin siya at nagmamadaling bumalik sa kanyang apartment. Pagdating niya sa ika-apat na palapag, nainis si Marga na nilock ni George ang pinto sa harapan. Nang sa wakas ay buksan niya ang pinto, nangatuwiran siya na ikinandado niya ang apartment dahil sa pakiramdam niya ay hindi siya ligtas sa kapitbahayan. Sa loob, nakilala niya si Victoria na boss ni George sa kumpanya ng real estate. Hiniling ni Marga sa lalaki na ibalik sa kanya ang kanyang cellphone at tinanong ni Victoria kung kailangan niya ng tulong sa kontrata. Ipinagmamalaki ni Marga na siya ay isang abogado at haharapin niya ang lahat at habang papunta siya sa kusina, ang dalawang ahente ay nakipag-eye contact. Si Marga ay abalang naghahanda ng mga inumin para sa mga bisita sa kusina ngunit hindi sinasadyang nabasag ang isang tasa nang siya ay natakot ng ipis. Pumasok si George, nagtatanong kung ayos lang siya. Ang nag-aalalang lalaki ay parang ayaw niyang iwanan si Marga sa harap niya. Tinaasan niya ang kanyang kilay sa kakaibang lalaki, kaya umalis si George sa kusina nang makatanggap si Marga ng tawag mula sa kanyang katrabaho, si Ignacio. Naiinis si Ignacio na laging nahuhuli si Marga, lalo na't may importanteng meeting sila ng kliyente nilang si Ferris. Sinusubukan ng abogado na pakalmahin siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na makakarating siya sa loob ng 45 minuto. Pagkatapos ay pinagalitan niya ito dahil hindi niya kayang hawakan ang problema nang wala siya. Nakita niyang nakikinig si George sa kanyang pag-uusap, kaya't sinabihan niya ang makulit na lalaki na umalis. Bumalik si George sa sala. Pagkatapos ibaba ni Marga ang telepono, nakarinig siya ng tunog mula sa likod na silid, kaya pumunta siya upang tingnan ito. Dahan-dahang lumalapit ang abogado sa storage room nang pumasok si Victoria at nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Na nag-aalis sa kanyang isip na hanapin ang pinagmulan ng kakaibang ingay. Pinag-uusapan nina Victoria at Marga ang kanilang etika sa trabaho, mga posisyon, at mga katrabaho sa sala. Si Marga, na gustong ipakita kay Victoria kung gaano siya katalino, ay nagkwento tungkol sa kung paano niya ginawang katatawanan ang kanyang mga kasamahan sa trabaho dahil sa hindi gaanong alam gaya ng kanyang nalalaman at nangangailangan ng kanyang tulong sa halos lahat ng oras. Umupo si George sa tabi ng mga babae. At ang lalaki ay humiwalay sa harap nila. Sinasabi sa kanila na nag-aalala siya kung magugustuhan o hindi ni Mr. Salva ang apartment. Tinitiyak ni Victoria na magiging maayos ang lahat at sasabihin sa kanya na ihinto ang pagiging masyadong emosyonal. Biglang tumatawag si Marga at nagdahilan bago pumunta sa kusina. Si Luis, ang kanyang kasintahan, ay nakipag-ugnayan sa kanya para sa isang meeting sa gabing iyon. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Marga ang isang bagay na bastos tungkol sa kanyang relasyon sa lalaking may asawa at pagkatapos ay humingi ng paumanhin nang sabihin sa kanya ni Luis na siya ay nababastos. Lingid sa kanyang kaalaman, nakikinig si George sa kanyang usapan. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa sala at sinabi kay Victoria ang tungkol sa eclipse na sinabi sa kanya ni Encarnacion. Isinalaysay ni George na mayroon silang emergency lamp kung sakaling kailanganin nila ito. Natuwa siya sa ginawa nila dahil hindi nila inaasahan ang eclipse. Sinusubukan niyang baguhin ang paksa sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa kanilang unang proyekto. Biglang nagring ang telepono ni Marga at nagdahilan siyang muli para sagutin ang tawag mula sa kanyang supervisor na si Joaquin. Pinagalitan siya nito dahil sa hindi niya pagpupulong sa kanyang kliyente, ngunit ipinagtanggol ni Marga ang sarili sa pagsasabi sa kanya na inatasan niya si Ignacio na hawakan ito para sa kanya. Ginamit ni Marga ang kanyang kapatid bilang dahilan para maiwasan siya na masangkot sa gulo. Pagkatapos niyang tawagan, nakarinig siyang muli ng ingay mula sa storage room at pumunta siya para mag-imbestiga ngunit nalaman niyang nakalock ang pinto. Tinanong niya ang dalawang ahente kung nakita na nila ang kanyang mga susi ngunit itinatanggi nilang nakita nila ito. Iniisip ni Marga na baka may narinig siyang daga sa storage room ngunit wala siyang susi para mabuksan ang pinto. Ang abogado ay umalis sa silid at muling binabaybay ang kanyang mga hakbang upang hanapin ang mga susi. Ngunit ang elevator ay may dalawa pang tao.
Ginagamit ni Marga ang hagdan para marating ang unang palapag nang biglang namatay ang mga ilaw na naging dahilan ng madulas siya sa basag na salamin sa sasahig. Nahulog siya at natamaan ang kanyang ulo na nagresulta sa sugat sa kanyang noo. Nang maglaon, sinubukan ng abogado na pumasok sa tindahan, ngunit pinigilan siya ng pulis. Depensibong itinanggi ng pulis at mga empleyado ng tindahan na hindi nila nakita ang kanyang mga susi sa establishmento na nag-udyok kay Marga na bumalik sa kanyang apartment na walang dala. Sinubukan ng abogado na gamitin ang kanyang telepono, ngunit nalaman niyang wala siyang sapat na credit sa telepono na lalong ikinagalit ng babae. Pagbalik niya sa apartment, nandoon sina Angela at Alberto, dalawa pang ahente ng real estate. Dahil sa galit, hiniling ni Marga na suriin ni George kung hindi niya sinasadyang na itago ang kanyang mga susi, pagkatapos ay pinagalitan siya sa paggamit ng lahat ng kanyang credit sa telepono. Hindi gusto ng lalaki ang kanyang kinikilos, kaya mas naging demanding siya at sinabi kay Victoria na gusto niyang tapusin ang trabaho. Gayunpaman, sinisikap ni Victoria na alison ang lumalaking tensyon sa pagitan nilang dalawa, habang tinitiyak niya kay Marga na babayaran nila ang mga nawawalang susi at credit sa telepono na nagamit ni George. Pagkatapos, narinig ni Marga ang isang malakas na kalabog na nagmumula sa silid ng imbakan at pumunta upang tingnan ito. Ang mga ahente ay mukhang nag-aalala at natatakot sa isa't isa. Tumingin siya sa butas ng susyan at nakita niya ang parang isang sako ng patatas, ngunit sigurado siyang wala ito noon. Bumalik si Marga sa kusina upang subukang kumalma dahil masyado siyang nababagabag sa mga nangyayari. Maya-maya, ipinaalam niya sa kanila na susubukan niyang tumawag gamit ang telepono ng kapitbahay. Bago lumabas, tinanong niya sina Angela at Alberto kung may dalang mga kahon pagdating nila dahil hindi niya sila nakita sa elevator. Gayunpaman, tinatanggi ni Angela ang kanyang mga pahayag. Makalipas ang ilang sandali, kumatok siya sa pinto ni Encarnacion at nagtanong kung magagamit niya ang kanyang telepono na pinapayagan ng matandang babae. Tinawag ng abogado si Ignacio at inakusahan siya bilang isang backstabber para sa pagnanakaw sa kanyang kliyente na si Ferris. Itinanggi ni Ignacio ang paggawa ng ganoong bagay, ngunit ipinaalam niya kay Marga na tinawag siya ni Anita kanina, nagtataka kung bakit hindi niya makontak ang kanyang kapatid. Sinabi ni Ignacio na maayos si Anita sa telepono, at sa isang nakatagong pagbabanta, sasabihin niya kay Joaquin na nagsinungaling si Marga tungkol sa sitwasyon ng kanyang kapatid. Pumayag si Marga sa bastos na kahilingan ni Ignacio upang mapanatili niya ang kanyang trabaho. Binigyan siya ng matandang babae ng isang tasa ng tsaa na walang pakundangan niyang ibinuhos sa aquarium nang umalis si Encarnacion sa silid. Matapos ang kanyang tawag sa telepono, umalis siya sa apartment ng matandang babae nang hindi nagpasalamat. Sa kanyang pagbabalik, pinakinggan ni Marga ang kanyang voicemail at narinig ang mensahe mula sa ahente na dapat niyang makilala noong umaga. Ang ahente ay labis na humihingi ng paumanhin dahil hindi sila nakarating ng maaga dahil sa isang aksidente. Napagtanto ni Marga na ang mga tao sa kanyang apartment ay hindi mga ahente ng real estate at sinubukan niyang tumakas. Sa kasamaang palad, nakita siya ni George at napagtanto na ang kanilang tunay na pagkatao. Nakarating siya sa ground floor, ngunit wala ang kanyang susi, kaya hindi niya mabuksan ang pinto. Sa gulat, bumalik si Marga sa apartment ni Encarnacion para magtago. Sa loob, nakiusap si Marga sa babae na tawagan ang mga otoridad nang napansin ni Encarnacion ang kanyang walang buhay na isda sa aquarium. Nakita niya ang tiya bag sa tangke ng isda, kaya nagsinungaling si Marga at sinabing hindi niya sinasadyang nahulog ito at nahihiya siyang magsabi ng anuman. Biglang kumatok si George sa pinto at nagpanggap na asawa siya ni Marga. Sa kabila ng pagpupumilit ni Marga na nagsisinungaling ang lalaki, nakumbinsi ni George ang matandang babae nang ilarawan niya ang singsing na isinusuot ni Marga sa daliri nito. Sa kalaunan, binuksan ni Encarnacion ang pinto at hinawakan ni George si Marga, binanta ang sasaktan si Encarnacion kapag hindi makikipagtulungan si Marga at kinaladkad siya papunta sa elevator. Gumanti ang babae sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang taser sa kanya. Pagkatapos huminto ang elevator, lumabas siya at nagtago sa isang sulok pagdating ni Alberto para makita si George sa sahig. Ang abogado ay sumisilip sa kanyang likuran, ngunit nakita niya siya at hinabol siya sa hagdan. Sa kasamaang palad, hinihintay siya ni George na sumakay sa elevator papunta sa itaas na palapag. Sinuntok niya ito at bumagsak sa lupa ang abogado. Pinahihirapan niya ang babae gamit ang kanyang taser bilang paghihiganti. Ibinalik ng apat na salarin si Marga sa apartment at ibinagsak siya sa sahig. Nalilito, tumingala si Marga sa kisam at nakita niyang natatakpan ito ng mga painting ng mga anghel. Itinatali nila siya sa isang upuan sa kusina.
Sinusubukan niyang lumaban, ngunit patuloy siyang sinasampa ni George gamit ang taser at tumatawa sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sisimulan ng grupo ang muling pagsasaayos ng buong apartment at alisin ang wallpaper na nagpapakita ng mga ritual na painting sa dingding. Sinabi ng mga babae kay Marga na naisip ni Mr. Salva na ang mga sunspot ang susi sa pag-unawa sa mga cycle, lalo na ang The Great Cycle, na nagsimula noong Setyembre 1, 1859. Sa panahon ng kabuuang solar eclipse, maglalakbay sila kasama si Mr. Salva bilang kanilang gabay. Nakiusap si Marga sa mga babae na makitang na-brainwash sila, ngunit ang dalawang babae ay nakatakda sa kanilang layunin at hindi magbabago ang kanilang isip. Nagsimula si Angela sa paggupit ng damit ni Marga at pagkatapos ay nilagyan niya ng langis ang buong katawan at buhok. Nang maglaon, iniiwan nila siya sa kusina at sumama sa mga lalaki sa paghanga sa magaspang na mga painting sa dingding. Samantala, sinubukang makatakas ni Marga nang nakatali ang kanyang mga kamay at paa at tuluyang nahulog sa storage room. Biglang gumalaw ang sako sa tabi ni Marga at lumabas ang isang nakagapos at walang telang Aurelia. Galit na galit, pinatumba ni George ang abogado gamit ang isang suntok. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Marga sa boses ni Encarnacion mula sa pintuan. Dumating ang matandang babae upang ibalik ang telepono ni Marga na naiwan niya sa kanyang apartment. Biglang nauntog si Marga sa pintuan kung saan nakita siya ng kapitbahay na humihingi ng tulong. Natigilan, tumalikod si Encarnacion para umalis ngunit nakasalubong ang nakakatakot na Mr. Salva at Emilio. Kinaladkad nila si Encarnacion sa apartment at sinabihan sila ng amo na ilagay ang matandang babae sa ibang silid at hayaan si Marga na panoorin ang kanilang ritual. Habang inilalagay nila si Aurelia sa gitna ng bilog at pumwesto sa kani-kanilang mga lugar, sinabi ni Salva sa lahat na natagpuan nila ang perpektong lugar para sa kanilang ritual. Sa sandaling magsimula ang eclipse, dumilim ang kalangitan at sinimulan nila ang kanilang gawain. Pinatay ni Emilio si Aurelia at pinutol ang kanyang ulo. Naglabas ng baril si Salva at ibinigay kay Angela na binaril ang sarili sa ulo. Ang bawat isa sa grupo ay nagpapalitan ng baril at nagpaputok ng kanilang sarili upang tapusin ang seremonya. Nang itutok ni Salva ang baril sa kanya, nagawang makalas ni Marga ang kanyang tali sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Hindi niya ito binabaril. Sa halip, itinutok niya ang baril sa kanyang sarili at hinila ang gatilyo. Si Marga na lang ang nabubuhay kaya lumabas siya ng gusali at sumigaw ng tulong. Nang maglaon, dumating ang pulis sa pinangyarihan at hiniling sa kanya na isalaysay ang mga pangyayari ayon sa kanyang pananaw. Ngunit ang sabi ni Detective Elvasio, taliwas sa kanyang sinabi, natagpuan lamang nila ang mga bangkay ni na Aurelia at Encarnacion at wala nang iba. Naiisip nila na siya ang may gawa nito. Ang kanyang mga aksyon sa pulubi kanina ay nagpinta sa kanya bilang isang marahas na babae na pinatutunayan ng mga tao sa kalye. Nakulong si Marga para sa isang krimen na hindi niya ginawa at habang itinataboy siya ng sasakyan ng pulis, masayang kumaway sa kanya ang pulubi na may alam na tingin sa kanyang mga mata.